nandito po kami ni Javi sa worker po ng Kalamba. Kasi bibili po tayo na... Anong bibili natin? Tayo ng rest. Bibili kami na rest. Chest type. Chest type. Saan natin gagamitin? Hindi, papakita. Hindi, sa ano yan? Extra income. Ngayon, bibili tayo dito sa Abinson. Sa Abinson po tayo pupunta. Tapos kung pwede po mag-video sa loob, pwede mo lang yata kasi napag-video tayo ng rest ng video. Kaya ngayon, nandito na tayo. Ito na, mga chest type. Ngayon, pili tayo ng maganda. Ano kayo magandang brand? Sandura. Hindi eh. Hindi ito, sakto lang ang laki na ito. Maliit. Wala silang display ng inverter. Chine-check pa kung merong stock. May stock, Dad? Meron? Ano ba itong nakadikit na ano talaga? Yung parang ganito. Gaganda ng mga rep. Yan, ganang kalaki din, bibili mo? Mas malaki na. Ah, mas malaki. Kasi ano ito, 5K to 8K. Ah, 8. Sige. Hindi siya nakadikit sa atin. Pagdalawag na sir, galiba na nilalabas na? Gusto ko malamang kung gaano yung consumption. Kasi wala nakalagay. Per day na? Hindi. Yung gaano yung pinukonsumo ng Korea. But alam na ba yun per day? Pag ano? Estimated lang yun. Siyempre, yung estimated doon. Halimbawa yung sinasabi na 8 pesos. Nakasara yun. Hindi, sama na din yung makasara doon. Hindi siya, hindi. Sabi yun. Ang estimate nila, hindi pang negosyo pang bagay. Kaya kung malalaman mo po yung wattage na talaga, patutuos mo yung mukha sa yung top IP. 83 wattage niya. Sige. 83. Paras lang ito yung tsura ng glass ko. Mahaba. Pag kukuha na namin, ano yun? Ito, check natin? Oo, oh, check. Pipick up yun ba? Delivery na lang. Kamado. Magkano kaya additional pag deliver? Pwede sa 498 lang po yung price. 498 ang bayad sa deliver. Whirlpool ang brand. 15,000. Almost 16,000. Tapos ang watts niya, 80 watts. Mababa na siya. Kaya lang, hindi siya inverter. Unlike dun sa Honduras, 80 something ka naman. 80 watts. Tapos mas malaki siya, 8.8. Pagkano ba presyo na? 16,000. 500. Ay, di pares lang. Konti lang diferensya dito. Bali yung inverter na po yung kukuhanin namin. So, mag-inverter na tayo. Ito yung mga lumalabas na repeng. Fujidenso. Mura siya. 14,900. So, 15,000 lang. Mura siya ng konti. Yung brand niya. Yung brand. Mura siya. Pero ang problem mo dito, nung tinignan namin sa likod, ang power consumption niya is 137 watts. Same lang yung laki. Watts lang yun. Nakatitid ka sa kuryente doon kasi mababa yun. Kaya doon na lang tayo sa inverter. IC na kasi yung nasa loob niya. Pag tayong nagpa-fluctuate yung kuryente natin, mas prone siya na masira na agad. Unlike dito na hindi siya inverter, kahit na nagpa-fluctuate yung kuryente, mas matibay siya. Ang solusyon natin doon para stable yung kuryente, bibili pa tayo ng voltage regulator, ibig tayo ABR, para stable yung kuryente. Walang power surge, additional gastos nga lang. So, in the long run, okay. SRP niya po is 18,995. Tapos po, pag pinash niyo po, 16,595. Bali, 2,4 something ba? Ito, 2,599. May nalas po tayo na 2,5. Cash or straight card po. Pwede po. Ayan. Pandura. Check lang yung loob kung may damage ba, kung may basag. Sabi ni Kuya, basta daw pang business, Honduras daw tayo. Ito try pa ba? Ito hindi na.
So, testingin natin yan sir kung lalamig. Tatry lang po natin kung lalamig. Ito sir, may dual function na yan. Pwede freezer, pwede chiller yan. Okay. 1 and 2, chiller lang po siya. 1, 2, 3, 4, chiller lang po yan. Ipili ka daw. Gusto pag freezer type na siya, 5 to 8. Galing ah. Kung gusto mo mas mabilis sa palamig yung ano mo, mabilis ang pagpapalamig, pindutin mo lang ng pass, please. Kung malamig na yung freezer mo, pwede mo na ibalik sa amin. Mabilis ang pagpapalamig lang yun yan. Pwedeng freezer, pwedeng ano, yung chiller. Pwede yung wattage natin. Tapos sa ilaw niya, 82. Ilaw niya, 2 watts. Sa ano natin, ang nakalagay na 83 watts. 2 watts ilaw. Yung isa sa itetest natin. Ano? 8 pesos nga ba talaga? Ano yun, per? Yung per day. Per day. Nasa kagandahan daw doon, glass yung ibabaw niya, kaya hindi agad lalabas yung lamig. Yun ang kagandahan. Unlike doon sa walang glass, pagbukas mo nito, labas na kaagad yung lamig niya. Bakit? Meron bang freezer na diretso na ganun? Bukas na? Open. Meron. Ito wala. Basta diretso pag open mo. Mo labas na kaagad yung lamig mo. Kasi siyang glass. Kaya mas maganda may glass na. Pagbukas mo, kakaano pa. Konti lang ang tatakas pala. Lumamig. Malamig na. Malamig na. Pwede na tayong pumasok sa loob. Mainit eh. Nire-ready na lang yung papel namin at magbabayad na tayo. Tapos ito po, ipapadeliver lang namin. Lang ko lang 500. Pero bukas din, madideliver. Dahil hindi ito pwede ikarga ito sa aming kotsikel. Kotsikel? Hindi kaya. Kawawa naman yung kotsikel namin. Andito tayo sa Walter Mart sa Abenson. Shout out sa mga taga Abenson. Ang service center niya daw ay dito. Dito ko malasasabi. 10 years warranty. Tubig-fit na chest freezer po ni Kondura na inverter. Dati 79.95, 16.95 na lang po na-discounted po siya. 498 po sa delivery charge. Dito na rin po babayaran na. 16.95 tsaka 498. Okay lang bayaran dito. Okay din lang na COD. Dito na po lang. Dito talaga. Opo, para wala na kayong ano. Kung may passway po sa inyo, baka po yun lang baga. May passway po sa inyo. Wala. Wala. Payment na tayo mga katipid. Bet na bet ko yan mga katipid tips. So, kasi kulay red. Kulay red. Alam nyo naman, dead na dead po ako sa kulay red. Hi, nagaganda. Ngayon, tapos na po kami sa Abenson. Kasi inverter yung kinuha natin para medyo secure yung ano natin na hindi masisira agad. Pwedeng hindi gumamit ang ADR. Pwede siyang wala ADR, kaya lang syempre. Mas safe lang talaga ang ADR. ADR. O, yun. Kaya ngayon, bibili tayo ng ADR. Let's go. Ito po kami ngayon ng Ace para bumili ng ano. Ano bibili natin? ADR. ABR. Wala kasi sa hante man. Ano ito yung binibigyan namin dito? Sino yung watch? Minimum 500 watts. 500 watts. May ginagamit akong ganito. Ako? Pagka pinower on mo siya, hindi pa siya kagad ka na paano. Ito yun siya. Delay siya. 3 to 5 minutes delay pa ako kumano. Yan nga yun ah, Karin. Ito ba yung effective siya sa ano? Halimbawa, kumurap yung kuryente. Apo. Hindi mo. Biglang pasok ng kuryente. Bali, may yan sa loob sa rin. Parang yung loob. Hindi siya katulad ng electronic yung direkto pasok ng kuryente. May EBR kasi na gano'n. Yun, mura lang yun. And yun nga lang, hindi rin hindi siya accurate. Tumatagos din siya kadalasan, sir. Hindi katulad nito, sir. Ito. Parang meron siyang sa ano, yung carbon. Maririnig mo minsan na ingay yan, sir, kasi yung regulator ng kuryente, taas baba po yan. Na ano niya, 220 po yung bigay niya. Ang naalala ko kasi, merong mga time na may power. At ah. Itong
kukurot na gano'n. Minsan kasi kadalasan talaga yung kuryente pa. Mahamat, magdadaan na tapos buhay uli. Apo, yun po yun. Ayun yung nakakasira talaga. Pikit mata lang. Kadalasan. Kahit dito, mag-aano siya. Mag-delay siya automatic kahit kung 0.2 seconds lang set. Mag-ano yan. Ito na yun. Pinakamaganda na rin. Kano? 279. Yung 500 watts. May solar na kayo na floodlight. Wala. Ayan sir, oh. Hindi gagana yung rep niya. Ay, kapay din yung sun. Ito ato APR. 500 watts. Antay na lang tayo. Let's go! Pwede na tayo ng bahay.